6 na halamang gamot sa kagat ng ahas. Hi! Tayteli here! Kung bigla kang nakagat ng isang ahas, alam mo ba ang gagawin mo? Ang snake bite ay hindi basta-basta dahil maaari itong magdulot ng chronic disability o ang mas malala pa ay pwede itong ikamatay ng isang tao kung hindi mabibigyan ng immediate treatment. Hindi naman lahat ng snake bite ay malala. Ngunit ang mga cobra, copperhead, coral snake, cottonmouth o water moccasin at rattlesnake ay ilan lamang sa mga poisonous snakes. Kapag nakagat ka ng ahas, ito ang ilan sa mga halaman na maaari mong gamitin na pangunang lunas. Number 1. Lunas bagon tapol o Piper decumanum. Ito ay isang popular na medicinal plant ng Manobo tribe mula sa Agusan del Sur. Nagtataglay ito ng iba't ibang klase ng phytochemicals tulad ng alkaloids, flavonoids, steroids, tannins, fatty acids, at moderate amount ng saponins. Isa itong shrub na lumalaki ng hanggang 2 meters ang taas at minsay umaabot pa ng lagpas sa 5 meters. Ang mga dahon nito ay may light green na kulay at may pagkahugis puso na maaaring humaba ng 30 centimeters. Ang juicy root o stump nito ay nagdi-develop ng multiple branches na tumitimbang ng halos 2 hanggang 10 kilo. Ang ginagamit ng Manobo tribe na panlunas sa kagat ng ahas ay ang vines nito. Ibinababad nila ang vines sa coconut oil at ia-apply ito sa sugat pagkatapos. Number 2. Paragis. Kilala rin ito sa tawag na yard grass, goose grass, iron grass o wire grass dahil sa texture nito at depende na rin kung saang lugar. Ang paragis ay isang slender, erect at tufted perennial grass na maaaring lumaki ng 60 cm ang taas. Ang stems nito ay maninipis habang ang mga dahon naman ay stiff at flat na mas mahaba kaysa sa carabao grass. Ayon sa mga pag-aaral, mayroon itong cyanogenetic glucoside, albuminoids, starch, fatty oils, phenolic compounds at flavonoids. Ugat ang ginagamit para sa treatment sa kagat ng ahas. Magdurog lamang ng around 20 grams na ugat nito, 10 grams na luya, at 9 na piraso ng buto ng paminta at paghalu-haluin. Ang nagawang paste ay hatiin sa 2 portion. Ang kalahati ay itatapal sa mismong sugat habang ang kalahati naman ay papatakan ng kaunting drops ng honey at iinumin. Bukod rito, napag-alaman rin na mayroon itong diuretic, anti-helminthic, diaphoretic, anti-inflammatory, antioxidant, cytotoxic na properties at marami pang iba. Number 3. Cobra vine plant. Kahawig nito ang vines ng ampalaya. Ang anti-neurotoxin properties umano nito kapag isinama sa anti-venom ay nakakapag-restore ng muscles sa affected area ng snake bite sa loob lamang ng 20 minutes. Simple lamang ang gagawin. I-pulverize ang 3 to 4 cobra vine seeds hanggang sa maging sand-like na ang itsura nito. O kaya naman ay kumuha ng 4 hanggang 5 dahon at pakuluan sa 500 ml na tubig at saka inumin 2 to 3 times a day. Take note lamang na mayroon itong iilang side effects kaya't bago i-consume ay siguraduhin hindi ka buntis dahil maaari itong makasama sa fetus at maging sanhi ng miscarriage. Iwasan ring i-overdose ito dahil mapapabagsak nito ang iyong blood sugar levels at blood tension. Only consume as necessary. Kung makaramdam ka naman ng allergic reaction tulad ng pangangati, pamumula ng balat, at pamamaga ng ankle, ay itigil ang pag-inom nito. Ibig sabihin kasi nito ay hindi kaya ng iyong katawan ang mga content ng halamang ito. Number 4. Kamantige. Isa itong indigenous plant sa South at Southeast Asia na tinatawag ring garden balsam, rose balsam, spotted snapweed, o touch me not. Namumulaklak ito ng iba't ibang kulay tulad ng red, lavender, white, at pink. Ang stem nito ay makapal pero malambot. Ang mga dahon naman
ay naka-spirally arranged. Matatagpuan sa halamang ito ang mga phytochemical tulad ng flavonoids, alkaloids, phenol, tannin, steroid, saponin, at glycosides. Simple lamang ang ginagawa rito. Magdikdik lamang ng 10 o higit pang bulaklak ng kamantige at itapal ito sa sugat matapos na hugasang mabuti. Number 5, bamban. Ito ay isang rhizomatous shrub na lumalaki ng 2 to 3 meters ang taas. Ang katawan nito ay parang kawayan ngunit sanga-sanga. May kalaparan din ang mga dahon nito at kapag maihinog na ay nagsisimulang tumubo ang mga berde at puti nitong bunga na medyo hairy kung hahawakan. Ang ugat naman nito ay tila malaking luya. Very common ito sa mga secondary forest, lalo na sa tabi ng mga sapa o ilog. Maaari mo itong matagpuan sa Batanes Island, Northern Luzon, Palawan, at Mindanao. Pero mas abundant ito sa Bicol region, especially sa Camarines Norte. Base sa phytochemical screening nito, ang extract ng bamban ay mayroong phenolic compounds, alkaloids, tannins, phytosterols, cardiac glycosides, terpenoids, steroids, saponins, at flavonoids. Marami itong pwedeng paggamitan kabilang na nga ang treatment sa kagat ng ahas. Upang makagawa ng antidote sa snake bites at blood poisoning, papakuluan mo lamang ang ugat nito upang makuha ang decoction o essence. Number 6, red onion. Madali itong mahanap dahil common lamang gamitin ang red onion sa pagluluto. Purplish red ang skin nito at white naman sa loob na may tinge ng red. Ngunit hindi lamang sa pagluluto nagagamit ang red onion na ito dahil marami rin itong gamit sa medisina. Isa na rito ang kagat ng ahas na traditional na ginagawa noon. Source ito ng mataas na level ng flavonoids tulad ng catechin at quercetin. Ang paste na gawa sa fresh onion skin ay ia-apply sa sugat. Pwede rin naman ang isang raw onion piece at palitan ito every 10 minutes. Ang raw onion daw kasi ay irritating at stimulating sa ating balat na nagkukos para mag-discharge ito ng fluid upang makatulong sa pagbagal ng pagkalat ng poison sa iba pang parte. Gawin ito sa loob ng 3 hanggang 4 na oras. Noong medieval times naman, ang ginagawa nila ay nagdudurog ng sibuyas at ini-spread ito sa isang tela na kayang i-cover ang buong sugat. Nilalagyan nila ito ng kaunting asin at tinatapal kaagad sa sugat. Pinapalitan nila ito every 15 minutes sa loob ng 1 o 2 oras. Tandaan na ang mga halamang ito ay alternatibo lamang. As much as possible, mas maganda pa rin kung ipapatingin mo sa doktor ang infected area upang agarang solusyon ang maibigay sa iyo. Muli, this is Tay Telly, ang iyong number one resources ng makabuluhang kaalaman every week. Kaya subscribe ka na para lagi kang updated. Ingat!